Sawang-sawa ka na ba sa kapitbahay mong chismosa? Ayan, kahit masino mananawa, di ba? Kapag ang kapitbahay mo chismosa, chismis dito, chismis doon. Ayan, bagay sa'yo ang video na to, kaya panoorin mo kung paano ba natin gagawa ng ritual ang kapitbahay mong chismosa. Hi guys! Welcome back again! Ito sa ating channel, ang channel na mahilig sa mga swerte. Papasukin natin ang swerte sa ating bahay at sa ating buhay. Ito rin po ang channel na gusto ko, obvious ba? Laging naka-smile at positive. Kailangan positibo tayo palagi para magaan palagi ang pasok ng biyaya sa atin, di ba? Okay, ngayon ang pag-usapan natin ay, alam nyo na, yung mga chismosa nating kapitbahay. Ayan. Sawa ka na ba sa pagchichismis ng kapitbahay mo? Yung tipong talagang konting hakbang mo lang eh, rinig na rinig niya at alam na alam niya at ichichika niya kung kani-kanino. Ayan. Gagawa natin yan ng ritual para naman mawala na yung pangchichismis niya sa'yo, di ba? Sobrang dami yatang ganyan eh, yung mga kapitbahay mong chismosa. Ako, maswerte ako kasi so far, wala naman chismosa dito sa aming kapitbahay. Wala, mababait silang lahat. And yung iba kasi nagre-rent lang. Napapalibutan kami ng apartment. Kaya lagi silang wala. Nasa trabaho sila. Mga kadalagan, ayan yung mga ganyan. Pero alam ko, maraming lugar, marami sa atin, yung naiinis sa mga kapitbahay nating chismosa. Diba? Alam ko na baka ikaw ay isa sa mga naiinis. Huwag naman sana na ikaw na mismo chismosa. Huwag naman sana. Okay, ayan. Ismail muna tayo ha. Tanggalin muna ang pagiging negatibo. Pangit yan ha. Maganda habang tayo ay nagkukwentuhan tungkol sa mga ritual, sa mga chismosa nating kapitbahay, ismail pa rin tayo. So, eto na yung ating ritual na gagawin para naman yung mga chismosa nating kapitbahay ay naku, talagang tumahimik na ang mga bibig. Ano? Una, ganito ang gagawin mo. Kumuha ka ng asin. Saan natin ilalagay yung asin? Ilagay mo to kung saan nakaharap yung pinto ng bahay niya. Sa inyo, ha? Kasi alam ko, magkakapit bahay kayo eh, di ba? Kung malala yung agwa, syempre, isipin mo na lang na sa babanda, parang ipipicture mo na lang, o visualize mo sarili mo na, sa mababanda yung bahay ni ganito? Yung pinto nila, sa mababanda nakaharap? Sa harapan ba namin? Sa tagiliran ba namin? Sa likuran ba namin? O sa kabilang tagiliran namin yan? Parang ibivisualize mo lang kung saan banda. Halimbawa, mga limang bahay yung layo sa'yo, pero chismis ka pa rin, di ba? Isipin mo na kung saan nakaharap yung pinto nila na nakaharap sa bahay nyo. Halimbawa, sa likod ito nakaharap, nasa likuran ng bahay nyo. Ah, dito pala likuran. Nasa likuran ng bahay nyo. So, yung asin, ilalagay mo ito doon mismo sa likuran ng bahay nyo. So, ganun yung gagawin mo. For example man, tagiliran, dalawang tagiliran, ayan, lagyan mo rin ng asin, yung dalawang tagiliran ng bahay mo. Ang asin kasi, nakakapagpatanggal to ng mga negative energy. Para naman, puro positive na lang ang masasambit ng chismosa mong kapitbahay. Ayan, para magbago yung isipan niya. After nyan, kapag nakapaglagay ka na ng asin sa likod, sa tagiliran, sa harapan ng bahay nyo, kung saan nakaharap yung pinto ng bahay ng kapitbahay mo, sunod nyan, bumili ka ng bell na maliit. Kung wala ka makitang bell, chime. Ayan, di ba? Maingay yung chime. And again, kung saan po nakaharap yung pintuan ng kapitbahay mo, example ulit, sa likod ng bahay mo, doon mo ilagay yung wind chime or hindi naman kaya ay yung bell. Para sa tuwing ito'y mahihipan ng hangin, tutunog to ng maganda sa tenga. Ayan, para nakakapagpatanggal din ito ng negative energy at the same time, nagbibigay po ito ng positive energy. Ikatlo, eto, pumunta ka mismo sa bahay ng kapitbahay mong chismosa. Alam ko, mahirap gawin yan. Lalo na kung kayo ay nagkakaaway na. Yung tipong, alam mo na, yung nagkakasagutan na, mahirap. So, gawin mo ganito. Magpautos ka sa anak mo, kaya sa pamangkin mo. Yung utusan mo, make sure lang na hindi niya sasabihin yung gagawin niya. Paano po ba yung gagawin? Kumuha ka ng isang dahon ng laurel, isa lang po na dahon ng laurel, kailangan po ito
ay buo. Wala kang gagawin sa daon ng laurel o isusulat na ibig ko sabihin, ang gagawin mo dito, hawakan mo yung isang piraso ng daon ng laurel, ilagay sa kanang palad, gamitin ang kaliwang palad, pantakip sa iyong palad. Ngayon, ito ay iyong dadasalan. Paano po ang aking pagdadasal? Napakasimple lang po. Nawa, ikaw ay tigilan na ng kapitbahay mong chismosa. Huwag na huwag po tayo magdadasal ng pangit, ha? Kasi ang balik din po nun sa inyo rin po. Gusto mo bang bumalik sa'yo kung ano yung pinagdasal mo sa kapitbahay mong chismosa? Siyempre hindi. Ang sabi nga, kapag ikaw ay may kaaway, kailangan mo itong ipanalangin or ipagdasal. Paano may pagdadasal? Galit na galit ka nga. Kaya huwag kang magdadasal nang may galit ka sa puso mo. Gawin mo ito nang maayos yung pakiramdam mo, malgaang ang pakiramdam mo, positibo ka. Ganon. Huwag kang gagawa ng ano yung may galit ka. And then, dasalan mo lang na, Hari Nawa, maging maayos na kami dalawa nitong kapitbahay ko at maging friend ko na siya. Ayan, lahat ng positibo na pwede mong idasal doon sa daon ng laurel, gawin mo na. Huwag negatibo, ha, kasi babalik at babalik at babalik sa'yo yan. Isipin mo na lang, ang balik, mas matindi, doble. Kaya mas mainam na maganda ang idadasal mo para sa iyong kapitbahay na chismosa. So kunin si daon ng laurel at pagkatapos nito, kung ikaw kaya mong dalahin, punta ka sa bahay ng kapitbahay mong chismosa at pagkatapos, isimple mo lang itong ilaglag sa bahay nila. So, kailangan nasa loob ng bahay nila. Paano po? Nakita ng kapitbahay namin. Sa una, kailangan isisimple mo siyang ilaglag. Hindi niya makikita. Tapos, halimbawa, nakita niya mga lumipas ang oras, ang araw, ang panahon, nakita niya kasi nagwawali siya, naglilinis. Siyempre, makikita at makikita niya yan kasi naglilinis ng bahay, di ba? Hayaan niyo na. Kasi iyon ay nailaglag niyo na doon. Nandoon na yung dinasal niyo. Mga mabubuti at magagandang dasal ay nandoon na, naipasok mo na sa loob ng bahay niya. Ngayon naman, ito ay kanyang wawalisin. Siyempre, mapapansin niya. Hindi niya ito masyadong pagtutuunan ng pansin kasi akala niya basura lang to. Tuloy ang kanyang pagwawalis, hayaan niyo lang siya. Hanggang ito ay may tapon niya na sa basurahan, okay lang po iyon. Ang mahalaga po ay naipasok niyo po ang isang piraso ng daon ng laurel na inyong dinasalan ng mabuti at siyempre, yun ay kakalat na sa buong bahay niya. Dahil nga ang aroma ng daon ng laurel, simple lang. Napakabisa po nito. So, ayan guys, ganun lang kasimple ang ritual na ating gagawin para yung mga chismosa nating kapitbahay ay maging mabait na at tigilan na tayo. Yan lang guys sa ngayon. Marami pong salamat. Babuy!